Ayan, good day mga kamukha. Nagbabalik again, KD35 Vlog. Ayan, so welcome back again dito sa aking channel. At ngayon video ay meron sa ating nagpapaluto ng kanyang gold rush. Ayan, so medyo malaki-laki siya. Ayan, so lulutuin natin to. Sa uling ko sana, sa uling ko sana siya lulutuin. Kaso brown out, walang kuryente. So lulutuin natin dito. Kasi ganyan, pagka ganito kasi kalaki, ganito siya kalaki, eh, medyo matagal siya pagka dito sa torch natin niluto. Mas mabilis kasi siya lutuin pagka sa uling. Ayan, gagamit tayo ng uling tapos blower. Pero yun nga, dahil brown out ngayon, ito na lang gagamitin natin. So sana maluto natin kagad. Pero kadalasan pagka ganyan kalaki, umaabot ako ng 15 to 20 minutes. And matagal pa kasi yun nga, kulang yung init nito na tunawin yung gold rush kasi masyadong malaki. So yun, dito natin lulutuin kasi naubos na rin yung aking lutuan. Pero bago pa naman to at hindi pa siya masyadong nagamit. So dito sa kabila natin lulutuin. Ayan, at syempre itong laging tinatanong sa akin, ito po yung ginagamit ko. Itong kulay puti na to ay tawag namin dito is soda. O kaya yung borax. Borax tawag ng karamihan, pero tawag namin soda. Ito yung tawag namin ay gangi. Ayan, so dito lang mabibili sa amin to. Ito. Ayan, wala kayong marami kasi nagtatanong kung saan to mabibili. Meron ba sa Shopee o sa Lazada? Wala po. Ang mabibili nyo sa Shopee at Lazada, yung ganito. Ayan, so ito is nasa 315 yata. 315. Ayan. Ngayon, nakahanda na ang lahat at painitin muna natin ito ng husto, tapos tunawin natin yung borax, saka natin ilagay yung ating lulutuin na gold rush. Okay? Okay, so before natin start yung ating pagluluto ng gendo, ito muna para sa mga professional dyan. Okay, so ayan, at nilagay ko yung paalala. So para sa mga professional dyan, sa mga magagaling, inuulit ko, hindi po ito tutorial video. Ito po ay pinapakita ko lang o sinishare ko lang yung aking kaalaman pagdating sa pagluluto ng ginto. So ang ginagawa ko ngayon dyan ay pinapainit ko muna yung lutuan, tinutunaw ko muna yung borax, saka natin ilagay yung ginto. Sa ganung paraan, mas madali kasi magtunaw ng ginto para sa akin. Ayan, so para sa akin kasi yan po yung aking estilo ng pagluluto. Dahil meron po tayong kanya-kanyang estilo, diskarte sa pagluluto. At antena natin matunaw yung borax dyan, saka natin ilagay yung ating lulutuin na ginto. Pagka-umpisa nating lutuin, lagi kong sinasabi na pag nag-umpisa tayo magluto, kailangan mahinang apoy yung ating gagamitin. Ayan, so pagka malakas kasi yung apoy na gagamitin mo, may tendency yan na ibubuga ng malakas na apoy yung lulutuin mong gold rush. Pero kung metal na yung lulutuin, o kaya yung halimbawa yung alahas, ayan, kung tutunawin mo yung alahas, kahit malakas na apoy yung gagamitin mo, okay yun. Pero kung gold rush o gold dust yung lulutuin mo, kailangan mag-umpisa ka ng mahinang apoy. Ayan. So, diretso tayo. Ayan. So, dito sa paraan na to ay mapapadalas yung paglagay natin ng borax kasi malaki itong lulutuin natin. So, kailangan natin ng mas maraming borax na gagamitin. So medyo matagal ito,
At pagka yan, unti-unti natutunaw, saka lang natin dadagdagan yung apoy na gagamitin natin. Pero pag hindi nyo napansin na pag nagluluto kayo na wala pang sinyalis na natutunaw siya, steady muna kayo sa mahinang apoy. Pero pagka napansin yung paunti-unti na siya natutunaw, saka nyo paunti-unti rin dadagdagan yung lakas ng apoy na gagamitin. Siguro ito is i-shortcut lang natin para hindi masyadong haba yung video at hindi mainip yung ating mga naiinip na viewers. Ayan, matagal tayong hindi naka-upload. Ayan, so paunti-unti na siyang paunti-unti na siyang natutunaw. Ayan. Okay, ayan, sa oras na yan ay kinuha ko na yung aking extra na torch. Ayan. Dahil hindi talaga kakayanin ng isang torch yung ganyang kalaking ginto pagka isang torch lang yung gamit natin. So buti na lang at meron tayong isang torch na extra pagka magluto tayo ng malaking ginto. Dahil pagka ganyang kasing kalaking ginto, sabi ko nga, pagka ganyang kalaking ginto, doon kami sa uling nagluluto, hindi sa torch kasi... hindi kakayanin ng torch, mahina, kumbaga mahina yung apoy, hindi niya kaya. So yun, kinuha ko na lang yung extra kong torch at yan, kahit papano yun naman, nag-umpisa na siyang matunaw. Dahil magpi-15 minutes na dyan, hindi pa siya kasi natutunaw, kaya naisipan kong kunin yung isa kong extrang torch. At yun, tinawag ko yung aking pamangkin at siya yung magiging cameraman natin dyan. At pagpasensyaan nyo na kung magalaw yung pagkuha niya ng video dahil nanginginig yung kamay. Yan. Alright, ayan. So, finally, after mahigit 20 minutes, ayan, inabot yata ako ng 22 or 23 minutes na pag tutunaw nito. Pagka ganyan, pagka nagluto kayo ng ganyan, huwag nyo munang basta-basta kukunin agad kasi hindi pa siya tumigas. So, antayin nyo lang ng 5 to 10 seconds, saka nyo kunin. Ayun, ang laki. At pagka ganyan, siguraduhin din ninyo na
lumamig sa kanyo hawakan, kasi pagka ganyang kalaki nilubog nyo, sigurado mainit pa yan. Hindi siya basta-basta lalamig. Ayan. At medyo may tumigas na borax dyan, so kailangan nating linisin ng borax. Ikiskis natin sa borax para kuminis siya lalo. Pinaluto pala sa atin na ginto ay ito ay ginto ng pinsan ng mama ko. Ayan, so second cousin, no? Second cousin ng aking mother. Ayan, pinaluto lang sa akin. At sana malaki-laki yung ating balato. Ayan. Okay, so ito na yung ating naluto. Yun. Inabot tayo ng 23 minutes. Ayan, nabot tayo ng 23 minutes. So, uulitin ko na sana to. Uulitin ko pang lutuin. Sabi ng tita ko, okay na raw to. Ayan. So, ito ay ginto ng ating tita na ipapaluto sa atin. Ayan. Sana all. Magpapagod taste bukas. Ayan, so timbangin lang natin para maibigay na natin to sa kanya. Timbangin ko lang. Okay. Timbang na 31.2 grams. Yun, so malaki. Magpapagutis na yung tita ko bukas. Baka naman, dagdagan mo yung labor ko. Ayan, so pag may nagpapaluto kasi sa akin, depende na. Depende na kung magkano yung ibibigay sa akin. Bahala na sila kung magkano yung ibibigay. Ganun ako pagka may nagpapaluto sa akin. Pero pagka yung niluto ko ay maliit, maliit yung niluto ko. Kunyari, ang niluto natin 0.3, 0.4 o kaya 1 grams. Ayan, hindi na ako naniningil pagka ganun kaliit yung niluto kong ginto. Hindi na tayo naniningil doon. Pero pagka 2 grams pataas, ayan,
tumatanggap ako ng bayad kung magkano yung ibigay nila. Ayan. So, samahan natin siya at ibenta natin sa city. Alright, ayan. So, ito na yung pinagbentahan sa ginto. At pasensya na at hindi natin, o kaya hindi pumayag yung buyer para kunan natin yung video. Kunan natin ng video habang binibili yung ginto. So, sabi nung buyer, for security purposes. So, ito yung kanyang resibo. Bali, ang kanyang resibo ay 30.7. Kinuha ng 3,200 per grams. So, meron siyang bayad na 98,240. Bali, ang nangyari dito ay parang nagbawas siya ng ilan yung timbang natin nung niluto natin, 31.2. Parang nagbawas siya ng 0.5. Oo, 0.5 grams. Kasi ang timbang niya nung nabili ay 30.7. So, nagbawas siya ng 500 milligrams. So, ito yung kanyang bayad. Ayan, sana all. Para nanginginig-nginig pa yung kamay ko dyan nung hinawakan ko eh. Ayan, so, meron naman tayong ano dyan, meron tayong labor. At medyo makapal-kapal naman yung binigay sa atin na labor. Ayan, hindi na masama. At napagutis pa tayo kaninang tanghali. Ayan, at yun, sanay. Makaluto din tayo ng ganito kalaking ginto at makahawak din tayo ng ganito. Halos kulang 100,000 na to eh, kasi 98,000. At ibalik na natin sa ating manager. Gusto ko pang ibulsa eh. Ayan, so maraming salamat, at kung nagustuhan nyo tong video to, pa-subscribe na lang po at pa-like and share, at para mas lalo kang updated sa mga video na aking in-upload, i-click mo lang yung notification bell icon dyan.